Sigurado ako na maraming mga tagapag-alaga ang nakakaalam na ng kanilang mga alagang hayop, partikular na nga ang mga pusa, ay may taglay na sixth sense o isang pambihirang abilidad na makadama o makakita ng mga bagay bukod sa kanilang pangunahing senses. Ito ay nakakatulong sa kanila na manavigate ng mabuti ang kanilang kapaligiran. Dahil na nga dito, ang mga pusa ay naging isang epektibo at malaking tulong sa kanilang mga tagapag-alaga sa napakaraming pamamaraan, gaya na lang ng pagbibigay ng swerte at pagiging lucky charm sa kanilang mga tagapag-alaga. Kaya nga sa video po na ito ay sasabihin ko sa inyo kung paano sila naituring na swerte at kung paano mo magagamit ang swerte na ito sa iyong buhay. Napansin mo na din ba na sa tuwing uuwi ka sa inyong bahay, makikita at maaabutan mo ang iyong pusa na nakaabang sa iyo sa inyong pintuan na parang alam na alam niya ang oras ng iyong pagdating? Ang kanilang sixth sense ay madalas nilang nagagamit sa mga ganitong bagay. Napaka-observant din kasi nila. Dahil na nga dito, itinuturing silang nagbibigay ng swerte sa kanilang tagapag-alaga. Kaya na lang sa Egypt, ayon sa mga Egyptians, ang mga pusa ay hindi lang basta hayop. Sila daw ay may angking kapangyarihan na magprotekta sa kanilang mga tagapag-alaga mula sa lahat ng masama. Ganon din ang paniniwala ng mga Russians. Nagtataboy daw ito ng mga masasamang espiritu na gustong lumapit sa kanilang mga bagong panganak na sanggol. Ayon naman sa mga Europeans, ang mga pusa daw ay napakalaking tulong lalo sa kanilang mga pananim at nagsisimbolo daw ito ng magandang ani, kaya naman tinatrato nila ang mga pusa ng may malaking paggalang at pag-aalaga. Hindi lang yan ang mga nagagawang tulong ng mga pusa. Ang mga sinaunang Chinese kasi ay binabase ang oras sa mga mata ng mga pusa. Ayon sa kanila, ang pagbabago-bago daw ng kulay ng mata ng pusa ay may kinalaman sa pagbabago ng mga faces ng buwan. Pero ilan lang yan sa mga napakaraming dulot ng pusa sa tao. Ngayon naman ay sasabihin ko na sa inyo ang paraan upang magamit mo ang swerte ng mga pusa. Kung meron kang itim na pusa at may isang puting buhok ito, kunin mo ito nang hindi nakakalmot at nakakagat niya. Pinaniniwalaan kasi itong mabisang pampaswerte at nagsisimbolo pa na malapit mo nang mahanap ang tunay mong pag-ibig. Bukod dyan, ang pinakasimple at pinakamadaling gawin upang makamit ang swerte ng pusa ay palagi silang pakainin kapag nagugutom at alagaan ng mabuti. Sinasabi kasing ang mga pusa ay marunong magtanim ng utang na loob. Kaya umasa ka na ibabalik sa iyo ng pusa mo ang anumang ginagawa at turing mo sa kanya. At ang panghuling tip para magamit mo ang swerte ng pusa ay sa pamamagitan ng isang itim na pusa. Kung may itim kang pusa, kumuha ka ng 7 itim na balahibo sa kanyang mukha at ilagay mo ito sa iyong pabango. Sa pamamagitan kasi nito, masispray sa iyo ang swerteng taglay ng pusa. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share at subscribe for more cat updates. At bisitahin nyo din po ang ating official Facebook page, Twitter at Instagram. I put the links in the description of this video. Bye!